At muli po tayong nagpapasalamat sa ating mga kapatid na dumalo sa pagtitipong ito. Nawa ang bawat isa sa atin sa kabila ng mapangit na panahon ay magpatuloy sa ating mga gawain kasi marami daw yung may mga karamdaman ngayon. Sakit, inilamig. Hilingin natin sa Panginoon ng malakas na pangatawan sa taon na ito, 2024, para matapos natin ito ng may buong kasiyahan at kalakasan ng katawan. So, yung meeting natin nung last week, ayon sa inilatag ni Sir Daisy, ay sundin po natin. At may suggestion lang ako dun sa 2 weeks para sa akin, tsaka kay Brother Nelson, na sana dun sa mga tatayo sa 3rd week, kung maging bukas sana kayo kung halimbawa, hindi kami makakarating ng 1st week, para makikipagpalit. Para ganana po, kasi minsan si Brother Nelson, pagka hindi siya pwede nang katapos ang sinasabi na niya. So parang doon sa 3rd week, yung mga magtuturo nating mga preachers ay maging open sila na pwedeng makipagpalit kung sakali. Na doon sa hindi available na preacher para kumbaga hindi mapatid yung 1 month na yun sa pagtalakay. Plus, meron tayong konting pag-usapan mamaya sa mga tatayo sa 3rd week. Na saglit lang nga po ito, mga 10 minutes, ano po, para sa mga preachers natin na kausapin po natin mamaya. Nawa, naging maganda yung ulat ni Sister Daisy, ano po, tungkol doon sa ating annual financial statements. So, ayon sa ano lahat, para tayo ay magkaroon ng magandang resulta, ano po. Hinihiling din natin sa mga magtuturo na ang batayan natin mostly ay salita po ng Diyos. Kaya kung tayo lalagpas yung nakasulat, binasa natin kanina, Deuteronomy chapter 4 verse 2. Dahil niniwala ako, dadating ang panahon, kapag tayo na tayo dito ng aking estudyante, ito ay magiging bantay ng Imus. Sinugo ako dito ni Brother Pot para bantayan ang aral ng Imus. Dahil dati, siya ay sinugo ni Brother Ben Carion at ni J.R.T. Bayan para bantayan ang aral sa Imus. So dumating ang panahon, nag-train tayo sa preacher's training program ng mga kalalakihan para bantayan ang aral. Mahalagang bantayan po yung aral. Ano po? Dahil nga ang ginagawa natin na pag-aaral ay sa salita ng Diyos lamang, kinakailangan natin itong ibahagi sa iba. Ito lang din. Ayan o. Hindi natin kailangan ng mga kung ano-ano mga tradisyon. Ano po, nakabase tayo sa salita ng Diyos, kaya hinihiling natin sa mga magsasalita dito, gamamit po kayo ng talata. Ipakita natin sa mga kapatid na sa inyong paraan, wala namang pagdidikta ito na ano ba Brad, gagamit din ba kami ng paperless, gagaya ng ginagamit, kayo po, saan kayo mag-inawa? Ano ba, susulat niyo ba sa isang ilustrasyon? Kayong bahala. Basta pinag-uusapan natin, may talata. Meron akong hawak na karapatan na ako ay sinugo ng kaintak at ako ang ay preacher dito na inappoint ng kaintak. Hindi ako preacher po sa Bulacan, ha? Visiting preacher ako. Ang nandoon sa legal na preacher doon, yung kapatid ko si Joy. Si Brother Nelson ay visiting preacher dito. In the rest, ganun din. So, yung pamantayan natin dito, yung rules na tayo magsasalita na nakabase lang sa Bible, gawin po natin para hindi magsalungatan. Sige po, kay Sister Daisy. Bro, may suggestion si Brother Jobert. Base dun sa naging option 1 natin, apo, na dapat ikaw, first Sunday, apo, church ang bahala dun. Second Sunday, sasagutin ni Brother Jobert and Sister Raquel, nakasama si Sister Julie. Pero ang gusto niya na mangyari ngayon, yung second Sunday, sasagutin nilang mag-asawa, tapos yung third Sunday, ikaw pa rin daw, pero ang sagot nun ay si Sister Julie at yung 1,000 na dapat ibibigay sa papalit sana sa'yo. Pero balik rin kayo sa church. Kasi dito pa yung una, first week, yung sa first option ay 2,500. Tapos yung second and third may tag 1,000. Tapos
Yung pong sa second week, ilalagay natin sa ano sa third week kasi hindi po kami nag-2-5. Tapos kay Sister Julie po, mayroon 1-3 pa. Okay. So, may natin kailan pong bali 3K. So, siguro po, ang gawin na lang po natin doon, dahil may 3K, yung 2-5 sa'yo, yung 500 na tinitrain, di ba sabi mo, i-half na natin, doon ibibigay. Kung sino man yung tatayin doon. Sa third week po? Sa third week. Para ang gusto mangyari ni Brother Jobert, para daw hindi ka nawawala, nandun ka pa rin sa 3 weeks. Tapos may isa tayo na tatayo, let's say si Brother Jason, nang bibigyan mo ng slot para matrain sa susunod na ano ulit si Brother JM naman, susunod si Brother Jason. Ah, palitan po sila. Oo, pero hindi ka mawawala. Bali dalawa po magsasalita. Bali dalawa magsasalita. Ah, okay. Ang gusto niya mangyari, bubutuin mo yung tatlong linggo. Apo. Tapos yung natitirang 500, ibibigay mo naman dun sa tatayo bilang natitrain sila. Kada, bali, magkano po ibigay natin doon sa tatayo ng 1,000? Kasi napag-usapan na yun is, ang bawat tatayo, 500. Apo. 500. So, sinasabi niya, meron 2,000 plus 1,000 ni Sister Julie. That's 3,000. So, dahil 2,500 ka naman, yung 500, bibigay mo yon sa tatayo. Apo. Bali, yung sa tatayo po sa third week, magiging 1,000 ka niya. Tama po ba? Hindi, 500. 2,500 pa rin, 500. Kasi yung training si Brother Jerome, Brother Jason, Brother JM, na 500. Parang maliit po, gawin na natin 1,000. Eh, pag-uusapan nyo nalang kasi yun yung ano natin, amount na dapat para to, intended for the speaker or for the preacher. Para wala lang po tayong balabalan, wala na tayong babalansin kasi naka-ano siya, naka-budget siya. Nasa iyo na yon kung gusto mo ibigay yung sa'yo. Yun na lang po. So, malinaw po ba sa lahat? Agri po ba? Bali, tatlong linggo, si Brother Willard, may isang linggo, yung third Sunday, na kung saan dalawa yung magsasalita, ikaw at saka yung isang tatayo. Kunyari si Brother Jason sa for the month of Feb. Tapos si Brother JM for the month of March. Parang ganun. Tapos si Brother Carl sa susunod na ano. Eh si ano po hindi natin nabanggit? Si Brother Dudes nung linggo. Okay po ba yun? Si Brother Dudes kasi ay naka-assign sa Batangas. Kaya hindi mo natin nakikita. Doon na po siya nagtatrabaho. So kaya hindi na po natin binigyan ng assignment. Kasi baka mag-wersa naman, mag-pressure na yung bababa pa siya ng Batangas. Para lang magsalita. Eh may pamilya siya eh, na yun po ang nagbubulong sa kanya. So maganda po siguro ang gawin natin sa third week. Dahil ako naman ay puro Bible study. Yung makakatanding ko, tanungin natin kung Bible study o sermon. Para dalawa yung madalimin. Bahala na kayo kung sa kanya. Pwede akong i-switch sa sermon. Kasi nakaka-hybrid din, kaya yung sermon. Gusto ko Bible study yung inaano talaga. Parang maganda, yung papakaganda. Magkaiba po, di po ba? Magkaiba, sa Bible study, isang sermon. Sa connection. So, magiging maliwanag po sa atin, sa bawat buwan, isa lang yung tatayo na bibigyan ng 30 minutes. Mananatili ka pa rin sa tatlong linggo. At ang ika-fourth, siya yung si Brother Nelson. Kaso meron tayong fifth. Minsan po, di ba may buwan tayo na meron limang linggo? Siguro sa student pa rin po yun. Bigay na lang natin yan sa slot na yun para sila matrain. So, ano po, isarado natin usapan. Ako na lang po ang sa sermon, sa third week. Sila na kayo na sa Bible study. Kayo na sermon. Ayun na lang tatayo. At tayo na lang mamaya. Ganun na lang po. Ako. Ako, sasabi ko. Para hindi tayo magulo dun sa skit. Kasi minsan, ano nangyayari, dapat talaga isang sermon sa Bible study. Minsan kasi nakakaantok yung Bible study. Dapat din malakas din ang boses mo dyan. Hindi po ako sabi naman. So, sa kanya po lahat, as hindi po ako kaya para sa akin naman, bawat tayo ay dalawa ako magsasalita. Isang Bible study, isa siya mo. Kung kailangan eh, lagi yung kailangan sa church. May Bible study at saka may share. Parang matagal natin yung ating mga
Sa third week po natin magagawa. Sa third week. Brother, brother, Imon, kasi po, nililimitahan po kasi natin yung pagbabayad. Kaya hindi, po, ang mangyayari... Tatanong natin yung mag-sermon kung kaya ang 5 o tama ang gano'n. Yung budget. Kasi ang budget po natin per week ay 2-5 lang po. So pinagkakasya lang po natin yung kaya po nagtutulong-tulong tayo para lang po hindi mawala si Brother Willard. Hindi sa akin naman, ganito. Kung halimbawa, papayagin mo si Brad ng 2,000, yung 500, sa mag-sermon. Mahirap po kasi ipiliin natin niya kay Brother Willard kasi malayo po pinagagalingan ni Brother Willard. Kaya hindi po natin ginagalaw yung buhay. Yung oras ko. Yung doon po magaganap yun sa third week. Kasi yung slides ko po, pag inaano ni Brother Jerome na ini-edit, nasa 200. Yun yung, kung mapapasin yung mismo, mabilis ako kumindot. Inahagod ko kasi na ma-maintain ko siya ng nag-iumpisa tayo ng 9, makuha ko siya hanggang 10:30. Kasi pag nakaramdam ako nung gumaganyan na yung audience, ay binibilis ako lalo. Ganyan yung gesture, ano, hindi man ako salita ng salita. Bagsak na si Brother Willard, alas 12 ay pumindot. Hindi niya, tinatansya ko yun. Brad, gusto ko lang pasalamat sa mag-asawa kasi binukulila yung buong Sunday mo. Apo. Salamat po. Kasi para hindi lang po ikaw mawala. Mananatili ka po dito sa... Include po natin sa prayer. Sige, ganaan natin si Brother Carl. Ano po? Closing prayer.